Mga katribya, medyo mapapalayo po tayo ngayon at punta muna po tayo ng Bataan. Sama ko po yung aking misis. Karoon po kasi ng emergency, yung aking biyanan ay na-aksidente. At yun nga, para po makamusta na rin po natin yung ating biyanan. Ganti po si misis, siguro mga ilang link po sila doon. Kaya ito mga nakagaya po ang aking pamilya. Kaya lang, ito po mga katribya, ito po yung ating lemon. Ayan na, namumulaklak na po siya, ang dami pong bulaklak. Kaya lang, mukha atang napaglihian mga katribya dahil nalalanta. Nalalanta itong ating lemon. Sino kaya naglilihi? Oh, ang dami bulaklak eh. Bataan din. Baka kaya mayroong naglilihi sa lugar na ito, nakita yung lemon. Ayun, ayan, pati ito, kahapon na diba tinignan ko dami. Ay, patay na itong bulaklak na ito. Mm-hmm. Baka na po na tinignan natin, dami bulaklak. Oo, dami bulaklak. Sino kaya yung unang nakabati? Si Ate Cora Bumati. Butis kaya siya? mga katribya, ano po, bibiyahin muna po tayo ng Bataan para madalaw na rin po natin yung ating biyanan. Kasi nahulog po kasi siya ginagawa yung garahe, nahulog. And nauna po yung kanyang ulo. Tapos pati yung kanyang likod. Kaya yun, na-combine po mo sa hospital. Yung ati po mga anak, saka si Mrs. ay doon muna para medyo maalagaan muna po yung katulong po ni nanay. Pag-aalaga ng aking biyanan. Mga katribya, medyo malayo-layo po ang ating biyahe. Ang oras po natin ay alas 11. Kaya pagdating natin doon, medyo mainit na. Mga traffic pa naman dyan po sa parte ng Pampanga. Di bale, makakarating din naman tayo. JB face mask niya, dala mo? Okay mga katribya, nilagak muna po natin yung ating tricycle dito sa aking bayaw. Pupunta na po tayo ngayon sa Orandi, Bataan. Kung saan po tayo po ay official o dadalo po dito sa aking biyanan. Hindi pa mama. Kaya tuloy na kami at dumating po kami kang ina is mga launa imedya. Matindi yung init ng ating biyahe. Nandito po tayo rito sa 300. Ay, mahigpit dyan po sa parte po ng Bataan sa Pondari. Uwi na po tayo mga katribya. Kailangan na po tayo ng ating trabaho dito sa ating Kalamansian Farm. Okay na po, nadalaw na po natin yung ating biyanan. Pagamat di po tayo po pwede pumasok po sa hospital. Pero ngayong araw na ito ay i-release na po siya. Kumbaga okay na po at maayos na po yung kanyang kalagayan kumpir na nung una na siya pwede na doon sa hospital. Ilang araw rin po na-accompany ng aking biyanan. Kaya naman yun, sana tuloy-tuloy lang din po yung kanyang paggaling. Siyempre, ganyan din naman yung si nanay dahil sa kanyang pagbabantay ay halos ilang gabi rin siyang puyat na hindi rin nakatulog na pagbantay din si tatay. Uwi na po tayo mga katribya po sa Nueva Ecija. Medyo mainit-init lang po yung ating takbo ngayon ng ating biyahe. Pero para at least ay yun naman pong ating trabaho, yun naman po sa Kalamansian Farm ay pati pong magawa dahil tayo ngayon ay puro spray na po tayo uli ngayon ng damo. Yan naman po ang ating kalaban pagkatagulan ay mabilis humaba ang damo natin. Pero katapat lang po niyan ay ang herbicide mga katribya. Kaya biyahe na po na tayo sa ating mga kababayan dyan sa Nueva Ecija. Dito po rin po tayo sa Dinalopija. Okay. Dito na po tayo mga katribya at kukunin na po natin yung ating service.
ating motor ay inilagak muna natin dito sa Pasbol, Lubao. Ayan, si Ate Ninay. Ayan, ako po ay bibiyahe na rin po. Ito, ito yung ating service. Uy na rin tayo mga katribya. Ito na po yung ating kasalubong. Ito, pinitos. Ito po yung kamoting kahoy. Ito yung kadalasan na magandang pasalubong. Tuloy na tayo mga katribya. Ating biyahe. Sibuk na yung chew eh. Umana ka ng pagisan niya. Alam mo ako, ilang taong bago muli. Baka kain mo ba? Asa limang taon na ata. Katribya, kinararating lang po natin. Nakakain muna tayo ng adobo. Hindi, yan din. Binirin ni Bok na yung tanan yun. Ating senior citizen. Sino kailangan tayo ng dyan kamalit ni nanay? Dyan yun. Bobong. Sa leko, tinabulo na. Kamote. Katribya, dumating na po tayo rito sa bahay at alas 11, media. Sakto naman, kakain naman po ito ng parang habila. Yung ating mga mamimitas, nagutom. Mainit po kasi ngayon sa pagpitas. Hindi, yung dalawa na yun, mamimitas lang eh, pero hindi kumakain yun. Si Kuya at si Bungo. Hindi, kakain na ka. Nagda-diet yata eh. Ulam yan, masarap na ulam yung Indian main. Kinog na eh. Matamis. Kinog na pala yung mga Indian na. Nakukuha, naunahan pa ng ibon eh. Dapat, pero meron pa rin magulang. Ay, magulang. Kaya po mga katribya, dito po tayo sa Piñaranda at pinasal po tayo ni Kuya para po dun sa kanyang farm. Matulungan po natin kung ano po yung pwede nating magawa dito sa kanyang lupa na nabili. Ngayon ay plano po niya na taniman din po ng kalamansi. Tinatanong po sa atin kung aprobado doon sa ating pamamaraan kung paano gagawin natin doon sa lupa niya. Alin po ba Kuya itong nabili po ninyo? Yung laba. Apo. Mula rin sa puno na yon. Ng mangga? Yon. Hanggang doon. Tapos hanggang doon naman sa... Pero mas maganda dito kasi kita yung ano eh. Ah, tapunta po tayo. Kita yung... Yung parang hangganan. Itong lupa na to, okay na ito. Oo, ito yung ito talaga yung naka kung hindi ko nabili ito, tataniman na agad ang sili ni Charole. Mas maganda 'yan, may tanim na kayo ng kalamansi, may tanim pa kayong sili. Oo. Para at least tuloy-tuloy yung ito, hindi na to kailangan mag-ulit pa. Okay na ba ito? Okay na po 'yan. Kuha na lang po ninyo 'yan. Naararo naman 'yan, 'di ba? Oh, na ano na to, na rotor na to. Ikaw, oh. Ay, hindi ko pa sasama. Ha? Papagod ako. Ayun. Pwede na to. Paararo nyo na lang din na kawan. Naramatan naman na rin yun ng gulay. Yun ang kuha natin dyan sa lupa. Ang gagawin po ninyo rito, pagka to, pwede nyo rin po taniman din ng kalamansi yan. Pahalang para noon yung pagpapatubig mula po doon sa kawan, hindi po dire-diretso rito sa lupa. Okay. Oo. Pwede nyo papaararuhan po na siya ng pahalang at may sukat yan, pwede 3x3. Oh, ang gando dun yan, ang gando sa gando. May araro na yun. Oo. Ang gando dun yun. Oo. Yan, may sukat na siya siguro, mga ilang sukat niya mula rito. Hindi ko alam kung may kalahating hektare siguro yan, no? Siguro may... yung mga ganon. Pwede po yan. Pwede niyo po taniman ng kalamansi. Tapos hanggang dito po? Hanggang dito, hanggang doon po sa may mga tulos na yan. Ayan. Patulos na yan hanggang doon sa may... Yan yung agan... Doon sa may mga tulos po na yan. Ayan. Para may posting puti na ito. Ayan. Pagano siya. Oo. Hindi naman pala mabundok eh. Okay naman pala ako niya eh. Yung latag. Oo, yung latag niya eh. Eto, pwede na rin ninyo ito, isundan nyo na rin ng kararo. Rotor, ng rotor. Rotor, rotor ka na. At least meron na rin po pala kayo mga pilapil.
pwede na rin yan para doon sa pagpapatubing sa tag-araw. Ay, hindi ba pag pinarotor ko ito, ito eh, mawawala ba ito? Pwede ninyong kunin yan para maging pantay na ganito. Oo. Mas maganda para pantay. Kasi magbabago kayo ng linya doon sa pagtatanim ng kalamansi. Ito kasi nakasadya ito para sa palay eh. Oo, tama. Kaya meron siyang pilapil eh. Ito, kung mo naman siya po ay patag, eh okay nyo kahit na po padiretso gawin ninyo. Para naman at least yung pagkapatubig ninyo sa linya na lang po noong kalamansi kayo gagawa ng pinakadaan ng tubig. Paano magiging design niya? Pag ano ba magiging dati ng ano? Pagka po ito mahaba. Oo, oh, hanggang dun eh. Hanggang dun? Oo, oh, hanggang dun. Oo. Po pwede ring padiretsong ganun kasi ito mataas eh para pababa yung tubig nyo. Ah, pagano, no? Para maghinawahan po ang tubig nyo sa kuha. Kasi hindi naman po masyadong mababa yan eh. Kumbaga parang slope lang siya. Ayun, tama-tama. Ito. Dito lang kayo medyo magpapahalang kasi kung mo ito ay medyo matarik. Yo. Para pigil po yung tubig nyo pag kayo magtutubig. Kasi pagka pabulusok yung linya na yung patubig dyan, eh puputal lahat dito ang tubig. Tama, pagano'n talaga dapat. Oo, pahalang ang magiging palinya nyo dyan. Para ko, sir, itong, natin, itong ano na yan, silihin ko na. O masyadong malaki para sa sili yan. Opo, malaki sa sili rin yan. Pwede rin po sili yan. Kahit, actually, kahit ito nga, eh, pagka lahat na matatanim nyo ang kalamansi, pwede nyo lagyan ng sili. Ayun. Ang kalamansi po kasi, pwede sili, pwede talong. Po pwede kahit anong gulay. Sa pagitan? Oo, sa pagitan. Huwag lang po yung papaya. Ah. Ang papaya po kasi, natatalo niya ang kalamansi sa silong. Pag lumalaki kasi papaya, yumayabong. Oo, yumayabong, naiiwan yung kalamansi. Yun. Eh, ayaw po kasi noong kalamansi natin, ang nasisulong. Mas gusto niya yung talaga yung direct sa sunlight. Kasi yun po ang kanyang pinakapagkain. Po yung ating kuya, nakakuha po sila rito ng lote. At yun ay ang in-advise po natin siya na po pwede na po na niya itong parotor. Pabaguhin po natin yung pinakalinya para do sa dati kasi nakadesign ito sa palay. Ngayon gagawin po natin design ito sa kalamansi. Ang kalamansi natin, mamaya makikita ninyo po yung sa amin. Magkakaroon kayo pa ng idea kung paano po yung kanyo ng kalamansi. Ito, malaki po ito, kuya. Yan, no? Oo. Marami rin yung mga kakuha niyan. May tatanim. Ano sa puti na yan? Parang tour sa hanggang dyan na. Oo. May 2 hektarya siguro yung bulado sa kuna yan, no? Ano po hanggang sa ayo? Oo, kasi mukhang mula doon. May 2 hektarya siguro mahigit. Maganda naman, patag naman po eh. Oh, hindi masyado ko na sa tubig kung sakali, no? Oo. Ang kunyo dyan, pagpapabang ko yan ng tubig, kung saan yung pwede yung pinakagitna para ma-menos kayo sa host. Hindi ka kayarin na isa lang to, di ba? Oo, hindi po. Maganda dyan, dalawa. Dalawa talaga? Oo, dalawa ang pwede natin makuha nyo ng tubo. Mapapabaunan. Ngayon, eh, kung po tayo ngayon, patagulan, ang pagbabaon ninyo, mga parting, mga November or December. Kasi ngayon patagol at tsak may tubig pa sa ilalim, baka makuha ninyo yung tubig na pag sa tag-araw ay humihinto. Oo, magagastos kayo. Halimbawa ipapatrabaho ko na ito. O pwede po ninyo patrabaho kasi tagulan naman yan, medyo malilipit tayo sa tubig. Tapos pagka magpapabaon, kukontra tayo na lang natin uli yung magbabaon. Ganyan kasi kayo kukuha ng tubig ngayon tsak may tubig siya. Eh kaso nga lang, baka pagdating sa Tagara, matuto yan. Pero yun sir, yun nandun sa bukod, kagagawa lang nun eh. Noong dito, yung, pinabaon niya. Natin doon. Uh-huh. Oh, kagagawa lang. Malakas naman po ba yung tubig? Malakas naman daw, kaya nakatatlong tubo lang eh. Tatlong tubo? Oo. Oh. Mas mataas yun eh, di ba? Ay sabihin ang tubo rito, tatlo. Tatlo eh, yung nandun. Yung pinaka-maximum niya. Oo. Ah, malalim-lalim din pala ito. Tatlo. Tatlong tubo siya. Bago kasi yan, Mikita. Pero try natin, tingnan natin doon sa magbabaon kasi pag nagbabaon eh okay sa kanila, pwede, pabaon na natin. Oo, kasi kabisado kasi nagbabaon yun yung klase ng tubig kung tatagal sa Tagara o hindi.
Ito, 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 pwede yung kuha na yan. Makakuha nyo rito yung sa gitna. Para nun, yung paglipat ng mga hose. O konti lang hose na magagamitin ninyo. Hindi, ito po kuya, nakadesenyo lang sa tag-ulan lang ito. Oo, oh, sa hudulan lang sa hudulan lang. Sa hudulan lang siya. Isang beses lang kung umani, oh, ano? Oo, isang beses lang. Eh sabi nga ni Chorol eh, nabili ko lang lupa. Mm-hmm. O talaga, tagula naman, pwede mo naman sakahin. Eh, oo, ay eh, walang kumpuin sa saka rito pagka isang beses lang isang kawa. Hindi, saka naano ko sa lugar ko eh, sa Santa Rosa eh. Opo. Kasi tigurong talaga ako, Santa Rosa. Doon ako lumakay, nakaito ko yung pabumuhay ng mga. Hindi naman sa inaano ko, habang panahon na nagpapalay eh. Ay, wala pong pag-angat po sa buhay. Kaya nga eh, ang totoo po yun. Ang yumayaman doon, traders, yung mga mamimili ng mamimili. Palay. Dahil pag panahon ng pag-aan eh, bagsak ang presyo ng palay. Pag walang aanli eh, mataas ang palay. Ganun doon sa, lugar ko eh. Sa Santa Rosa. Totoo nga yun, nagkakamisan pa nga, 7 ata isang kilo. Oh, hindi, ito, kalakaran doon ngayon na 7 na 7, eh, isipin ninyo, ano? Tagtuyot pa nun yun. Oh, eh, masyadong paghihihim. Kawawa naman o mga magsasaka. Kawawa talaga. Oh. Lalo kung halimbawa, maliit na may saka mo. Oh. Tago mo yung pinasya. Kaya nga. Kaya nga pag umanim yun sa INPE. Ito po yun. Kaya sa pale po natin, wala pong jackpot eh. Manapas sa kalamansi, may jackpot. Hindi, tama na may sinabi mo. Mm-hmm. Eka nga, lahat ng magandang presyo. Masasapol mo ang kalamansi. Sagasa. Lasa mababa, papataas yun, makukuha ninyo. Kasi ang kalamansi, tuloy-tuloy po yung pamumulaklak tsaka pamumunga. Mm-hmm. Ang palay, pag hinarvest mo na, lalo natapat sa mababa, ay yari na. Magtatanim ko ulit na panibago. Eh, hindi mo naman po pwede i-stack na matagal yun, lalo kung maliit. Hindi mo pwede i-stack yun eh. Totoo po yun, kasi mabubulok yun eh, tsaka iitim. May iba ang presyo nyo, baka kahit na yung bibi o itik, eh, hindi ka inin. Kaya nga, ang matatamasa, yung may mga totoo po yun. Kapital. Yung kasi pag binigas na yun, ako eh, malaki na po ang bentahan. Malaki na yung pera. Eh, maganda dito, yung decision ninyo, pwede po kalamansi talaga dyan. Eh, total, meron pala kayong kapitbahay din na nagkakalamansi. Ayun na, minabangit ko na, kala ko, yung kalahati, eh, gagawin. Kalamansi eh. Kalamansi ngayon, pati pala yung taas. Kalamansi din, oo. Katribian, nalobat po itong ating GoPro. Dito po tayo ngayon sa may-ari ng lupa na nabilang po ni Kuya. Ito, kanyang lupa, inaipundar naman po niya nitong proto. Ito naman ang ginagamit naman niya na pang-araro. Ito rin ang gagamitin doon sa lupa niya para masikas at maayos din po yung kanyang lupa at makataniman din po ng kalamansi. At sa kabila na ito, meron na rin din tanim ng kalamansi yung kanyang kapitbahay. At least, meron na silang mapagkatatanungan, kakatulong-tulong na sila. Dito, halos first time pa lang dito sa lugar na ito, yung kalamansi. Pero meron naman sa ibang baryo, may kalamansi na. Pero dito sa barangay na ito, wala pa. Kaya sila pa lang din yung unang makapagtatanim din ng kalamansi, mga katribya. Yung ating mga kaibigan dito, wala pa silang mga patubig, yung tinatawag na tipwell. Kaya kung sila'y magtanim purong gulay o palay, isang beses lang sa isang taon. Kaya hindi rin po maganda rin po yung kanilang location. Hindi kagaya po pagka mayroong patubig, talaga namang anytime pwede ka magtanim ng gulay. Sa kanila hindi. Sa hudulan lang po sila umaasa ng kanila pong pagtatanim. Mga katripe po yung generator na gamit sa pag-welding at minabakuran na itong panilang lote. Ito naman yung daan na naman siya. Pang-welding talaga to. Ito, nakapagtanim na po sila rito ng kalamansi. Oh. Bagong tanim na lang din ito sa lugar na ito. Kasi na po mga katribya po yung binibili po na yan na kubo. Ayan, meron silang kubo na dito sa kanilang lote. Ayan, meron na rin silang CR. At least nga naman, di ganong matrabaho,
gawa na. Ayan, meron na silang kung ano. Kaya alam, medyo mahal nga lang po yung ganyang klaseng kubo na gawa na siya. Ayan, pagkapahingahan lang po, pwede na po yan. Para po doon sa ating mga ka-farmers. Total naman eh, hindi naman sila mag-i-stay dyan. Okay na nga rin po yan, yung ganyang kubo. Po mga ka-trivia, maraming salamat po doon kay Kuya at pinasyal po tayo doon sa kanyang farm na kanyang bagong lote at humingi po sa atin ng tulong para kung magandang maitanim. At nakita naman po natin mga ka-trivia po, pwede po taniman ng kalamansi. Kaya itatry po niya na magtanim po ng kalamansi dito sa lugar na ito at tayo po yung makakatulong. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan ng karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayaman. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Thank you.